Magandang araw mga ka-health! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating kalusugan, ang potassium. Ano nga ba ang mga sintomas na nagpapaywatig na kulang tayo sa potassium? Alamin natin ito ngayon. Ano ang potassium? Una, alamin natin ang kahalagaan ng potassium sa ating katawan. Ano nga ba ito? Ang potassium ay isang mineral na may malaking papel sa normal function ng ating katawan. Ito ay kinakailangan para sa pag-andar ng ating puso, pagpapalit ng mga nerve signals at marami pang iba. RDA ng potassium. Ito ay napakahalaga. Pero gaano ba karaming potassium ang dapat nating makuha araw-araw? Ang RDA ay isang acronym para sa Recommended Dietary Allowance o rekomendadong pang-araw-araw na pagkain. Ito ay isang uri ng rekomendasyon mula sa mga eksperto sa kalusugan ng nutrisyon kung gaano karami ang isang nutrient tulad ng vitamins, minerals, ang dapat makuha ng isang tao sa kanilang araw-araw na pagkain para mapanatili ang tamang kalusugan at maiwasan ang mga deficiency o kakulangan. Ang RDA nagbabago depende sa edad, kasarian, kalagayan ng kalusugan at iba pang mga factors. Ito ay kinabibilangan ng kalkulasyon o rekomendasyon para sa mga kategorya ng mga tao, gaya ng bata, matanda, buntis sa kababaihan at iba pa. Ang RDA para sa potassium ay may 2,600 to 3,400 milligrams bawat araw, depende sa edad at kasarian. Subalit, marami sa atin ang hindi nakakamit nito, kahit marami ang nagkakaroon ng sintomas ng potassium deficiency. Ang layunin ng RDA ay magbigay ng gabay sa tamang nutrisyon para sa mga tao upang mapanatili ang kanilang kalusugan at maiwasan ang mga problema na dulot ng kakulangan o sobra ng mga nutrients. Ito ay isang mahalagang bahagi ng mga rekomendasyon sa nutrisyon at kalusugan upang matulungan ang mga tao na magkaroon ng balance at maayos na dieta. Ang potassium deficiency o kakulangan sa potassium sa katawan ay maaring magdulot ng iba't ibang sintomas. Narito ang ilang mga pangunahing sintomas na maaring makita kapag ikaw ay kulang sa potassium. Pamumulikat o cramps. Ang pangunahing sintomas ng potassium deficiency ay pamumulikat o cramps, kadalasan sa mga binti, braso o kalamnan. Ito ay maaaring maranasan sa gabi habang natutulog. Paggalaw ng puso. Maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso o palpitations ang kakulangan sa potassium. Paggutay ng muscles. Dahil ang potassium ay mahalaga sa normal na function ng mga kalamnan, kakulangan nito ay maaaring magdulot ng muscle weakness o pagkakabuti ng kalamnan. Pananakit ng tiyan. Maaaring makaranas ng abdominal cramping o pananakit ng tiyan ang mga taong may kakulangan sa potassium. Matinding uhaw. Ang sobrang uhaw na hindi nauubos kahit na nainom mo na ang sapat na tubig ay maaaring isa ring senyales na kulang ka sa potassium. Fatigue o pagkaubos ng lakas. Madalas na pagod o kawalan ng lakas ay maaaring kaugnay na kakulangan sa potassium. Problema sa pagtunaw. Ang mga tao na may kakulangan sa potassium ay maaaring magkaroon ng gastrointestinal problems tulad ng pagtatae o constipation. Tingling o numbness. Maaaring magdulot ng pangangalay o pamamanhid kapag kulang ka sa potassium. Irritability. Ang potassium deficiency ay maaaring makaapekto sa mood, kaya't maaaring magdulot ng irritability o panggigigil. Changes in blood pressure. Ang potassium ay may kaugnayan sa regulation ng blood pressure, kaya't kakulangan nito ay maaaring makaapekto sa presyon ng dugo. Mahalaga na kung ikaw ay may sintomas na ito ay may suspecha ka ng potassium deficiency, konsultahin mo ang isang doktor o profesional sa kalusugan. Paano ito ma-prevent? Ang kakulangan sa potassium o potassium deficiency ay maaaring maiwasan o ma-prevent sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Kumain ng potassium-rich foods. Ang pinakamainam na paraan para mapanatili ang sapat na potassium level sa katawan ay ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa potassium. Ilan sa mga potassium-rich foods ay saging, kamote, patatas, beans, prutas, spinach at iba pang gulay. Kasama sa iyong regular na pagkain ang mga ito upang masiguro na nakukuha mo ang sapat na potassium. Mag-imbak ng prutas at gulay. Maglagay ng mga potassium-rich food sa iyong pantry o refrigerator upang laging mayroong kang access sa mga ito. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na piliin ang masustansyang pagkain kahit sa mga oras na sobrang gutom.
limitahan ang sodium intake. Sobrang sodium sa iyong diet ay maaaring magdulot ng potassium deficiency. Subukang bawasan ang pagkain na maalat, processed foods, tulad ng junk foods at fast food. Iwasan ang alak at soda. Ang sobrang pag-inom ng alak at mga soft drinks na mataas sa asukal ay maaaring makadagdag sa pagkawala ng potassium sa katawan. Iwasan ang sobrang pag-inom ng mga ito. Bantayan ang medikasyon. May mga ilang mga gamot tulad ng diuretics na maaaring magdulot ng pagkawala ng potassium. Kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na ito, makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa posibleng adjustments sa iyong therapy o supplements. Magkaroon ng balancing dieta. Ang pagkain ng balancing dieta na mayaman sa iba't ibang mga nutrients ay mahalaga. Siguraduhin kumukuha ka rin ng sapat na magnesium at calcium dahil ang mga ito ay makakatulong sa pag-maintain ng tamang potassium level sa katawan. Regular na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa normal na function ng katawan. Kasama na rito ang pag-regulate ng potassium levels. Subukan ang aerobic exercise, yoga, o iba pang mga aktibidad na nakakatulong sa iyong kalusugan. Magkonsulta sa doktor. Kung may mga health conditions ka o medical concerns na nakakaapekto sa potassium levels, kumonsulta ka sa doktor. Sila ang makakapagbigay ng mga rekomendasyon o mga hakbang na specific sa iyong kalusugan. At iyan mga ka-health, ang mahalagang impormasyon tungkol sa potassium deficiency. Dapat nating alagaan ang mga kalusugan at tandaan na mahalaga ang tamang balanse ng potassium sa katawan. Huwag nating baliwalain ang mga senyalis na ito at kung may mga nararamdaman kayo dito, kumonsulta agad sa iyong doktor. Maraming salamat sa pagtutok at sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng potassium sa kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Hanggang sa susunod!